maayong adlaw kaninyong tanan mga taga-Visayas ug mga Cebuano. At narito po tayo muli sa ating Ozone Med Cebu Branch. Dito po nakikita natin sa background talaga, kitang-kita habang ginagamot po natin ang mga cancer patient po dito, ay damang-dama nila yung serenity, yung peace na habang sila po ay nagpapagamot dito sa Cebu. Kasama po natin ngayon ang ating pong beloved Doc MI, who is our physician in charge here in Ozone Med Cebu. Bati ka muna, Doc. Mga kababayan ko din sa Visayas, tubagon na ngayon ni Doc Rio ang inyong mga pangutana bahin sa cancer. So ngayon, ang ating tamang pagkakataon para masagot ni Doc Rio ang mga tanong na gusto niyo pong itanong sa kanya regarding sa cancer po. Naku, gustong-gusto ko talaga yung dialect, ano? And I'm trying my best to learn the dialect so that we can reach for more people here in Visayas area. O sige, ano yung unang tanong nila? So yung una pong tanong po ng mga taga-Visaya, lalo na ng mga taga-Cebu, kinsa man ang mga posibleng magka-cancer? Sino daw po ang mga posibleng magkaroon ng cancer, Dok? Kahit na anong age nga eh. As young as 20, 25 yung mga ano natin, predisposed talaga yung ano, no? Yung lalo na yung mga umiedad ngayon sa generation natin. Kasi ang dami nating mga iniba. Marami kayong matututunan po pag kayo po ay bumisita dito sa aming ano, sa aming clinic. Ayan. So, let's go to our second question, Doktora. Mm-hmm. Ang second question po na gustong tanungin ng mga taga-Cebu ay ang mga degenerative diseases, ba? Like yung mga high blood, yung merong mga arthritis, o uban pang pwedeng mudangat sa cancer. Pwedeng umuwi. Pwede bang mag-ozone therapy? Oh, yes. Degenerative means mga aging process ito, mga disorder and diseases. Ano yan? Katulad ng arthritis, blood sugar na tumataas, yung diabetes. Kasi karamihan ngayon na talaga sa age group, nag-range tayo from 40 talaga up to 70 or 80, nagkaka-cancer pa eh. Kasi iba yung henerasyon natin ngayon eh, no? Marami tayong fast food, no? So parang talagang kailangan masidi pa rin tayo pag-educate natin of what kind of food are you really taking in to your body. Tama nga, Doktora. Kasi dati, medyo simple lang yung pamumuhay natin. Pero as we go to, ano na, parang industrialized na, marami na tayo nag-work na sa BPO, ngayon dito sa Cebu or sa Visayas region, iba na yung lifestyle natin. Yung mga causes din ay tumataas din para maging cancer. Oo, no, talaga. Especially yung mga madalas sa telepono, yung cellphone natin. Small radiation, eh kung may history ka na ng cancer, also transform to another ano bad molecules in your body. Kasi diretso talaga yung radiation na yun eh, sa brain cells mo. Nagtatransmit siya ng bad molecules din. Ano? Kaya maraming factor. I'm so excited to share it with you. Lahat po ng mga itinuro din sa akin, especially mga breast cancer po. Talagang I really have to journey with you. And you will be able to overcome this journey as you learn it from us here. My next question po tayo coming from mga Bisaya, mga Bisdak. So ang third question po natin, dakong factor ba ang pagkaon sa adlaw-adlaw nga maoy hinugdan sa cancer? Ay oo, talaga malaking factor ang mga kinakain natin, ano? Talaga malaki po, tinanggal po lahat ng meat products, no? Especially yung mga processed food, ano yung mga processed food, yung mga dilata, ano din yon, inalis yun sa akin. And then, I'm purely on my vegetable and fruits, which is actually a vegetarian. Kasi talagang madalas nakita yun na big factor sa akin kasi meat eater ako. And then, sa una mahirap, pero pagka talagang disiplinado ka at gusto mong mabuhay pa, kasi alam mo naman, may prognosis tayo. 3 to 5 years lang ang prognosis na binigay sa akin. And so I was able to overcome that prognosis. And so I'm so very confident that it is really work. And it's very effective once you have disciplined your body to eat the right kind of food. So ang inaalis po natin dito, lalo na dito sa ating ano, yung mga meat products and even fish, Doc. Let's show, Doc. Ay, oo, kasi one of the ano yan, animal protein yan. Eh.
gusto natin plant-based protein tayo. Mahilig po rin ang Cebu sa seafoods kasi ng island ito. Ay, alam mo naman ang mga seafood, scavenger yan eh, talaga, no? Pasintabi po, pero talaga ang dami po, especially when you have diagnosis already of cancer cells, may cancer po kayo, eh, talaga iwasan natin itong mga, ano to, mga scavenger, mga basurero po to ng dagat. No? Pero for those who have strong immune system, yes. Okay. And then, susuplayan na lang po natin ng mga pang-boost natin ng immune system natin, ng mga supplementation program natin. Hindi, mag-i-stay ka rin ng healthy. No? And so, the problem is, paano na kung may cancer ka ng history, so iiwasan mo talaga yung nag-perform pa rin ng ikabababa ng immune system. Dok, how about yung mga ginabot? Every kanto meron po yan dito. Mga laman loob. Ayun, ako. Talaga yung mga laman loob na yan, tataas po uric acid yun dyan. Iwas-iwasan natin lahat yung mga animal protein actually, no? Kaya dito po talagang chinu-tune in namin, talaga ini-encourage ko po to have a vegetarian kasi parang detox ano natin yun, detox menu natin yun. Pinagpapahinga natin yung colon natin kasi pagka kayo ay may cancer, no, especially yung mga meat eater, ang hirap pong ilabas yung meat, ano na yan, yung mga animal protein na yan. And then you end up again, meron ka ng breast, meron ka pang colon cancer. And so with the other, ano, doon po mabilis yung pagkalat ng ano eh. Kasi it's in the bloodstream yung cancer cells. Napaka-aggressive niya. Yan. Salamat po, Doktora. Meron pa tayong next questions. Ang dami po nating questions for you. Unsay kalainan sa ozone therapy, sa chemotherapy, and other modalities like radiation therapy? No? Ayun, ako, ang laki ng difference, Doc. Kaya nung matutunan ko po ito, kayo po na nandiyan, na na-diagnose po kayo, malaki po ang difference talaga ng ozone therapy to the other modalities. But we're not negating the other modalities po. Kasi mga doktor po kami, no? Ang tinatawag po natin ay yung integrative approach of managing this cancer case, ano? But for me po, talagang very effective po yun, no? Sinasabi ko nga, sinabi din sa akin ng doktor ko, 95% talagang effective, Doc. Kaya tuwan-tuwa yung mga pasyente na mauna muna ang ozone, tapos pagka-operable yung case niya, kasi sometimes yung cancer talaga non-operable na eh, no? At yung iba ay talagang non-healing wounds. Pero kailangan ma-debulk. Ma-debulk talaga yung, especially sa breast, no? Hindi po pwede pong kayanin ng ozone na talagang ozone lang yun at patutuyo yung bat. There are some na talaga pong very strong yung faith nila that they would be healed na ano. Pero sa amin po, talagang gusto natin yung quality of life of that patient. Ano, ang hirap kasi pumutok na eh. Weeping ka na, nangangamoy ka talaga. So, in that case, it has to be ozone first to prepare your body kasi a stronger oxygen in your blood gives you the energy and then increase your immune system. And so, it will be a successful operation. Clear ka sa heart and lungs mo, di ba? Yun ang tinitek-check natin bago operan, di ba? Clearance muna. Yes. Sa chest and ano, heart and right. Lungs, di ba? Yan. So, again, marami na naman tayong natutunan kay Doktora. So, next question po, Doktora. Kanos kinahanglan magpa-ozone therapy ang usa ka cancer patient? Kailan daw po pwedeng mag-start ang cancer patient sa ozone therapy? Ay, immediately, no? Kasi yung principle natin, the more oxygen that you infuse to the body, no, the more saturated with the oxygen, the best ang result. So, ang kakaiba niya talaga sa chemotherapy, walang lagas ng buhok, walang itim ng, ano, ng mga kuko, yung mga adverse reaction just immediately for the therapy of chemotherapy na at saka radiation. Ano? So, any stages po, Doktora? Yes. Kaya nga, ganun ako ka-confident, ano. Nandun po sa mga research and studies po and a pile of studies about cancer, ozone therapy is very effective in any kind of cancer and in any stage. Kaya ganun po ako ka-confident at ma-share ko po sa inyo. I'm now living in my 15, going to 16 years counting, Doc. Praise and God. It was ozone that helps me a lot
increase my immune system. And so with the food that I'm taking in, at yun nga sinishare natin sa mga pasyente, huwag po kayo mawala ng pag-asa. May pag-asa pa po, habang may hininga pa, may pag-asa pa po tayong mabuhay. Amen. Imagine ninyo, ang buhay po natin ay nasa kamay ng Panginoon. It's just that siguro nire-remind lang po tayo to really take care of our body, the very temple ni Lord, no? Kasi pag ito ni-neglect natin, yan na, papasok na talaga. Minsan sa business ng buhay natin, hindi na tayo nagpapa-check up, kaya mahalaga. Yun ang sinasabi ko lagi, pag birthday, that is your gift to yourself. No? Have an annual executive check-up po. No? Sabi natin, 40-year-old, beginning of life. Eh, yung 40-year-old ngayon, eh, di ba, battery na ang mga iniinom na nila. Kasi nakita na talaga sa blood nila, by the blood, nakikita ng sakit talaga ng tao, di ba? Okay, so, yun. Yeah. So, ito naman, every, sabi niyo po kanina, every stages of cancer. Pero may question po tayo, pwede ba sa bata ang ozone therapy daw? Pwede din. Kaya lang we suggest na 15-year-old kasi viable na yung vein. Mm-hmm. No? And then sa mga pedya, we can try also the ear kasi insufflation naman yun, hindi natin in-inject. But our method of delivery is autohemotherapy. It's the blood of the patient that is being infused with a lot of ozone gas and then infuse it back to the body so that it will circulate in the whole system. And then, yun na nga, mas maraming oxygen silang natatanggap. Even in the ear, insufflation, yung buga lang ng gas na yun, malaking tulong yun. Kasi sa mucosa pa lang, pumapasok na yan. Para siyang, ano eh, para siyang kidlat na talagang pag ipinasok mo, pumapasok na sa every brain cells, no? Ang sabi ko nga eh, from the brain down to the lungs and to the lung cells, no? Naaabot ng oxygen. Pag ni ginawa natin yung rectal insufflation, which is introducing the ozone gas through the rectum and even to the vagina kung may problem ang babae, even to the urethra, pwede natin ilagay yung insufflation na yon, no? So malaking bagay talaga, it perfuse, na talaga yung perfusion ng ozone gas, pasok na pasok yan eh. Kasi hindi yan tatanggihan talaga, walang wall, no wall or no barrier could able to penetrate yung resistance, no? Every cells of our body is very sensitive, no? Ibig sabihin, inaabsorb niya kagad, inaadapt niya kagad. Para siyang uhaw na uhaw sa oxygen. Ganun ko ini-explain to eh. In the natural, di ba sa tubig natin, Doc, meron ding oxygen yun, ano? H2O, no? So there is only one atom of molecule. In the air, there is O2, no? And in sa ini-inhale natin sa hospital, O2 yun. So there are two atom of molecule. Itong ozone is a triplet molecule. Imagine mo talagang parang very activated na pag kumapit yan in every cells of the body, no, especially the red blood cells, pag kinapitan ng ozone molecule yan, talaga patay sila. Especially sa bacteria, yung cell membrane niya, talagang sinisira ni ozone yun. Oh. Yan. Thank you, Dr. Rio, sa pagtubag ng ilang mga pangatana. We are looking forward next time, more questions pa ng mga Cebuano na masagot po nila. So, salamat po, Doktora. Thank you, Doc MI. Thank you po. Okay, at this point, marami po salamat kayo po nakakapakinig sa episode po ito. Anyayahan ko po kayo na tayo po'y manalangin. Hingin po natin ang awa sa ating pong Panginoon. Tanging siya po ang ating pag-asa, no? Jeremiah 30:17. Pahiulian ko ikaw sa kaayo sa imong panglawas, ug ayuhon ko ang imong mga samad, nagaingon ang Panginoon. Ngayon po, sasabihin ko po ito, talaga po ito ay claim ko na promise ng Lord. Sabi niya, He will give back your health and heal your wounds, says the Lord. So I'm inviting you to come to Jesus and ask His mercy and grace for our healing.
Let's come to Jesus, Doc MI. Yes. At kayo din po, sumabay po sa panalangin ito. Lord Jesus. Lord Jesus. I come before you. I come before you. And I humble myself. And I humble myself. Forgive me for all the wrong things I have done. Forgive me for all the things that I have done. I acknowledge that you died for me. I acknowledge that you have died for me. And rose again. And rose again. To save me from my sin. To save me from my sin. And heal me from all sicknesses. And heal me from all my sicknesses. I acknowledge that, Lord, you are my healer. I acknowledge that you are, Lord, my Savior. And my Savior. And my Savior. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Doc MI, invitein mo sila na makapunta dito sa ating branch, Ozone Med Cebu branch. Sige po. I invite you, ini-invite ko po kayo na makapunta, makaari po dire sa Ozone Med sa Cebu Branch sa BPI Corporate Center 1207, Unit 1207 here sa BPI Corporate Center sa may Ayala Business Park. Yes. Thank you very much, Doc. And see you in our next episode. To God be the glory.